po ito, Direk, ano, YouTube? Mag-vlog kayo, Direk? Parang meron kayo YouTube channel. Inunahan ba talaga? Okay, Ryan. Ay, Direk! Kamusta ka na since PBB Ryan? Kamusta na yung Ryan ngayon? Iniba mo talaga yung, ano, Direk, buhay ko. Kasi, ako talaga. kasi kung hindi mo ako kinuha sa PBB, siguro, ano, bumalik na ako sa Korea o baka, ano, na trabador lang ako sa isang company o baka hindi ko alam eh. Pero nung talaga pinili mo ako, natiwala po kayo sa akin. Kaya ano, ako kahit papaano, ginagalingan ko po para hindi sabihin sa'yo na mali yung pinili mo. Pero iba na yung buhay mo ngayon. Ngayon, negosyante ka na. Dami mo ng ano. Dahil sa'yo, Direk, siyempre. Ryan, di ano yan. Huwag mo lang ulit niyang dahil. Dahil yan sa sipag mo. Dahil ikaw ay taong masipag talaga. Hindi lang halata. Hindi halata ng mga ibang tao na masipag ako. Pero ginagalingan ko po talaga. Actually, si Ryan isa sa mga taong ano, marunong tumanaw ng utang na loob. For, kasi Pilipino yun eh, yung pagtanaw sa utang na loob. Pero ikaw, ang laki sa iyo nung ano, ano ko yun, I attest to that kung gaano si Ryan. Kasi nung nagkakaproblema, sinabi ko, Ryan, balikan na ng ano, ng Star Magic. Di nagdalawang salit. Sabi niya, Direk, sige, babalik ako Star Magic. So, nakakatuwa yun, Ryan, and I'd like to thank you for that. Oo naman, okay. Direk, tsaka kayo po nag-discover sa akin. Oh, kapalaran mo yan. Ako eh, swerte nga kami na dumating ka sa amin, na nagsabi si Justin Javier, no, na meron kaming alam na sobrang nakakatawa. Kasi Koreano. Classmate diba? Ko kasi kapatid niya. Oo nga. So, hindi naman ako natawa nung nakita. At kahit may problema, talagang laban lang. At hindi mo iniwan ng Pilipinas. Oo naman. Kasi pwede naman from here, nag-gumawa ka na ng ano, sarili mong yung ganyang muka ang talagang pang K-drama. Diba? No, but really, bakit hindi ka... You could have opted, like Sandara, you could have opted na nagpunta ka sa Korea. 5 years daw training. Kung mag-idol ka, pero pati mga pag-artista, pwede ka naman diretso artista. Nung close kami ni Ate Dara, siguro, may kinausap sa akin dati yung company niya. Kinukuha sa akin, 5 years training. Tapos na-meet ko yung Mr. Lee Suman, yung pinaka-head ng SM. Eh gusto nila talaga ako 100% doon sa Korea. Hindi biro, nagpunta pa ako talaga SM Town. Nag-one-on-one interview pa kami. Interest sila, meron kasi sila SM ENT. SM kasi K-pop 'yun. SM ENT 'yun yung parang artista, pang TV, komedyante, pang host. So gusto nila ako kunin doon. Nung nabasa ko yung parang hindi ako na alam mo 'yun, parang hindi ka naman bibili ng dami kung hindi ka talaga gusto eh, di ba? So parang wala pa ako puso na grab ko yung chance ng SM. Eh sabi naman magulang ko naman, nung nasa Korea pa ako, bahala ka, decision mo yun. So parang nagdadalawang isip ako. Kasi yung offer naman nila talaga, bawal ako pumunta na Philippines. Kailangan yung bawat galaw ko bawal. Eh sobrang kulit, makulit talaga ako. Eh sa Korea grabe yung maigpit eh. Parang walang freedom. Eh, tsaka yung ugali ko, personality ko, parang Pilipino na talaga ako eh. So, nadi-decide na ako na stay dito. Pero, dahil doon, nag-guest naman ako sa iba-ibang show, Direk. Nag-guest ako. Nag-translator ako kay Senator Pacquiao. Sa Infinity Challenge, nag-guest ako. Mga documentary, nag-guest ako. Travel show. Trip na, parang travel show. So, ngayon, nag-offer sa akin ang mga teleserye. Mga sidekick. Kaya ako, hindi ako nakapaalam sa'yo. Kaya ako nag-braces kasi gusto ng mga director doon. Perfect yung ipin bago ako magsalang mga movie nila. May kinukuha sa akin mga movie, teleserye. Eh, nag-pandemic bigla eh. So siguro, yung mga ganun, tatanggapin ko na direct. Excited kami makita ka sa K-drama. Oo, direct. Baka ano, kinukuha na ako eh. So, guess lang. Pero gusto ko talaga nakatira dito. Wala kang pinagsisihan sa mga decision mo mula nung naging housemate ka? Oo naman, Direk. Wala ako talaga. Happy ako, Direk. Parang, hindi, totoo. Honest yung kwento ko. Masarap sa puso na parang feel at home na ako. Parang safe ako. Parang hindi ako, wala ako takot. Hindi, yung totoo po. Ang sarap sabihin na
siyempre, yung boss ko si Direk Lauren. Yung promise, ang sarap. Nakaka-proud. Kahit sa mga kapwa kong mga Koreano, kahit punta ko sa Korea, ang sarap sabihin na boss ko kay Direk Lauren. Gusto ko yung ano, yung Tita Cory story mo. Paano kang ano? How important is, kunya, your relationship with ABS-CBN management? Kasi ngayon narinig ko nga sa kwento, di ba, na parang naging importante rin siya sa journey mo, sa pagiging mahusay mo. Opo, kasi siyempre, Tita Cory, para sa akin, parang guardian, nanay ko Tita Cory, kasi siyempre, alam na lahat ng story, si Tita Cory nag-suggest daw, subukan mo si Ryan bilang hurado sa Showtime. Natutuwa na ako sa kanya, sa PBB. Kaya, subukan mo si Ryan sa Showtime hurado. Doon po ako nag-umpisa. Diba? Kay Tita Cory. Tapos, yung may issue ako sa personal problem, lumalapit talaga ako kay Tita Cory agad. Yung mga kailangan ko mga letter, ipasa sa Korea. Si Tita Cory nagsusulat ng letter. Tapos, yung marami siya nagtitext, pag contact mali, Tita Cory, Ryan. Mali lang. Mali. Pag mali lang. Pag may malaking problema, iniisip ko talaga kay Tita Cory. Alam mo naman mahal ka ni Tita Cory. Alam mo naman mahal ka namin, di ba, Ryan? Alam mo yung mahal ka namin. Opo, Direk. Importante sa'yo may magulang, di ba? Kasi magulang mo, wala dito. Yes, Direk Lauren. Moving forward, ano yung kailangan natin ma-achieve para sa'yo? Bakit nga ba kami kumukuha pa ng interpreter pag mayroong ano, di ba, Korean ano, eh, nandiyan ka naman. Oh. Pwede ka naman host at interpreter na at the same time. Di ba, marami kasi bumibisita din sa Pilipinas from K-pop star. Malay natin, Direk, pagdadalaw sa BTS o sino pa man K-pop star o Kdrama star, kasi sobrang sikat na yon mga Squid Game. Pag dadalaw sila through Netflix ano dito bagay sa bagay ka dun sa Squid Game. Isang anong number direct 2 4 pero syempre malamang pipili nila number 1 network sa buong Pilipinas ay ABS-CBN. Pag dadalaw dito sa Showtime, sabi ko pwede naman ako mag-interpreter eh, kasi lagi nandun may translator eh, pwede naman ako mag-interpreter eh, meron naman may Koreano sa ABS-CBN eh. So ano pa, aside from that? Doon lang ako, interpreter lang. For yourself, for your career, anong growth area na gusto mong gawin, Ryan? Hindi ko alam, Direk, gusto ko maging, kung pwede lang, kung may chance, gusto ko maging tulay. Na maging tulay sa from Korea and Philippine Entertainment, from Korean Entertainment. Kasi natutuwa sa akin mga Korean Entertainment, kilala nila ako. Paano natin gagawin yan? Tulay na yan, Ryan? Paano mo kami itutulay doon? Kailangan natin ngayon, importante yun actually, na ngayon na Star Magic is we're expanding. Halimbawa, BGYO o Bini. Hindi natin alam, baka may pumutok sila na yung pimple, joke lang, music video. Pag pumutok sila music video, siyempre, pag salang ka sa Korea, sisikat ka sa... Ngayon, papansinin ba tayo doon? Daming sabo, idols. Pag hindi nila niloloko, pag kasama nila Korean, pati ako po yun. Okay. Huh? Walang bayad yan, Direk. Promise mo yan. Content. Ikaw na, sa'yo naman pupunta yung TF ko, sa'yo naman pupunta. Ikaw yung boss ko eh. Ilisiri natin konti. Sa'yo naman pupunta, Direk. Di ba? Mga ganun. Sasama ko, ako, di ba? Sasama tayo, Direk. Ako yung translator sa Korea. Pwede rin ganun. O, baliktad. Baka, ano, isang K-pop concert. Kasi, Direk, lagi ako host eh. Yung under KTO, Korean Tourism, Korean Embassy. Dati nag-host ako 7 K-pop group. Bakit hindi halo yung mga Filipino performance? Wala pa ako na-experience. Ang dami K-pop group concert, mga 5. Tapos, meron din ako pista, mga show, na puro Pinoy artist. Nag-host din ako doon eh. Kasi natutuwa sila kasi Kengkoy daw ako. Wala pa ako na-experience na bakit hindi halo. Para yung iba matutuwa sila sa Pinoy performance. Yung iba, K-pop naman. Tapos yung mga K-drama, bakit hindi natin ihalo na yung ibang cameraman dyan, Pilipino naman. Parang din natutuwa ako sa X and Y's movie. Under Star Cinema. Liz Ken. Tapos kasi yung crew nila, cameraman, yung mga ibang staff, mga utility, Korean. Tapos yung director, floor director, tapos yung mga art dev, Korea pero Pinoy. So parang sa akin, natutuwa ako yung collaboration. Correct. So gusto ko marami pang mangyari ganun. Hindi naman dahil sa akin, kasi kung may chance, yun parang, maraming yung mga
yung sikat ng K-drama, umpisa pa lang. Text ko na lang kayo sa'yo, Direk. Pag may umpisa pa lang sumikat, bibili... O, tinitext mo sa akin, oh. Pati ibang mga show. Ikaw nga nagsabi sa kanya about Running Man. Di ba? Bibili ng ABS-CBN ng yung para palabas dito. Yeah. Tapos baliktad. Gusto ko naman, yung show ng Made by Filipino, lalo na dito sa ABS-CBN, pakasakali, bumili ng Korea. So, gusto ko, ako yung isa sa dahilan na para ko lang. Kasi, ako yung representative ng Winter Olympics sa 2018. Torchibeller po ako, representative ng Philippines. Mm. So, yung mga ganun, natutuwa po ako eh. Kahit walang bayad, gusto ko eh. Natutuwa ako ma tourism ambassador from Philippines. So, nagtitranslate din ako minsan. So, mga ganong bagay, natutuwa. Gusto ko maging isang tulay para mas maluwak, mas marami collaboration. Malay natin, Direk Star Magic, tapos sa Korea. Marami din siguro mga entertainment company. Bakit hindi natin i-collab na isang project na movie o... Gagawin natin yan, ha? No, Direk, di ba? Ryan, ha? Asahan kitang tulong mo dyan. Opo, Direk. Maplanuhin natin yan. Hindi ko kasi kailangan visa papunta Korea. Correct. I trust you. Oh, naman, Direk. So, hindi kita nalulokoy. Alam ko yan. So anyway, yun Ryan, so happy ako na you're back in Star Magic at happy ako na isang Korean na ang puso ay Pinoy eh nasa Pilipinas at nasa Star Magic. At proud kami sa ginagawa mo sa Showtime. Tsaka sobrang thank you, Direk. Sobra ako. Ang lakas na loob ko, hindi naman mayaba, ang lakas ng loob ko, para ako ng 10 vaccine na nandiyan kayo. I'm saying, Ryan, thank you. Thank you po, Direk. I really appreciate your being. Yes, po, Direk. Okay? At magpapagupit pa ako sa'yo. Oo naman, Direk. Anytime.